Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang araw, mga tuti namin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang makalamang umaga ang bati namin sa inyo ni Tutor Lori. Yan, maganda at mapagpalang umaga. Tutor Lori? Maganda at mapagpalang umaga. Ayan, nais ko nga marinig ang boses ni Tutor Lori at nais ko po siya ay bumati rin sa inyo. Na sa aming mga minamahal na tuti mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan na si Tutor Lori, papasok na. Go Tutor Lori. Mapagpalang umaga. Tutor Lori. Ayan. O makaalamang umaga ang bati ko dahil isang bagong aralin na naman ang ating pagsasamahan. Go Tutor Lori. Maari ko bang marinig ang boses mo para ikaw ay bumati din sa ating mga tutis? Sa mga tutis natin? Yan, mapagpalang umaga mga ayan bata. Na. Sa dalawa, handa na siguro si Tutor Lori. Ayan, papasok na. Sa dalawa, tatlo, narito ang kabady ko. Yes, Tutor Lori? Yan. Kakanta na ngayon na tayo na magkantahan na kasama si Tutor Alma. Muli ako si Tutor Lori na maghahatid sa inyo ng makabagong aralin, punong-puno ng kaalaman at kasiyahan dito sa MTBMLE. Narinig na ba yung bati ni Tutor Lori? Ang sabi niya? Ayan, uulitin ni Tutor Lori yung pagbati na niya sa inyo, mga tutis namin. Go!
Yan. Binabati namin ang mga pumasok na mga bata dito bago tayo magkantahan. Babatiin ko muna ang mga estudyante ng Mahada Elementary School. Yes, nandito na po sila. Nandat na una-una dito si Sofia na taga QC. At may nakita din ako si Jaden, si Saya. Maraming maraming salamat. Kayo ay nandito at lagi kayong sumusubaybay. Hangad ko na lagi kayong masaya at umatuto. Handang matuto kasama si Tutor Alma. Yan. Habang hinihintay natin si Tutor Alma para sa ating awitin, mag-shout out muna ako kasama si Jersey, si Aliana. Ayan, si Aliana. Naalala niyo ba si Aliana? Siya yung ating matapat na chuti. At si Rafael, nandito rin po siya. Sabi niya, hello! Sige, pasok lang kayo para mabasa ang inyong mga pangalan at pagbati. Nandito rin si Princess at si Aliana, si Jersey. Handa na ba kayo sa ating kantahan ngayong araw kasama si Tutor Alma? Kung kayo ay handa na, pa-heart naman dyan! At sabihin sa sarili na handang-handa na po! Yan, wala. Ayun, may nag-heart na si Princess, si Cesar. Alam nyo ba mga chuti, ang maraming mga nanunood ay galing sa Mahada Out Elementary School. Kung kayo ay nanunood lagi ng MTB MLE, sumusubaybay dito, maaari kayo magpadala sa aming FB page upang ganun, pati ang inyong eskwelahan ay makilala dito sa ating MTB MLE. Handa na ba kayo? Kanta na tayo. Handa na? Kung kayo'y handa na, maaari kayong tumayo at tayo ay magmarcha. Ang kanta natin ay pamarcha, ha? Ang kanta natin ay MTB MLE song. Handa na ba? Kung handa na, pumalakpak ng tatlo at sabihin sa iyong sarili, handa na po! Handa na. Ako din, handa na. Yan. Ready? Isa, sabihin. Pangalawa, tatlo. At huminga ng malalim, tayo na ay magkantahan. Tayo nang maglakbay sa mundo ng MTB. Kahusayan, kaalaman ay tuklasin. Ayan, ay nandiyan na pala si Ma'am Alma. Nandiyan na si Ma'am Alma at masasamahan niya na tayo sa awitin. Ma'am Alma, Tutor Alma, nandiyan ka na po ba? At kinakanta po kasi namin, ayan na. Yes, I'm back! Yan, okay po. Yes, sasamahan ko na kayo sa ating awit. Yes, yes. Okay, okay. Magbibilang ako mula isa hanggang tatlo. Isa, dalawa, tatlo, tayo nang magkantahan. Go! Tayo nang maglakbay sa mundo ng MTB. Kahusayan, kaalaman ay tuklasin. Kaisipan ay ihanda sa bagong aralin. Kasanayan ay ating lilinangin. Woo! Talagang handang-handa na ating mga tutis. Yes, Tutor Lori. Pero Tutor Lori, bago natin simulan ang ating aralin, ano kayo yung kasunod nating gagawin? Tutor Lori, ayan, nais po namin pasalamatan ang mga manunulat sa module na ito na kung saan dito po namin kinukuha ang mga kasanayan na itinuturo po namin sa inyo, mga minamahal namin mga tutis. Okay, ano kayang kasunod, Tutor Lori? Ayan, so tayo ay nasa ikalawang markahan, ikalawang linggo na tayo. At inaasahan namin no, sa araw na ito na makikilala at magagamit ang panghalipaari sa pangungusap. Dahil ating tuklasin, ating alamin, ang hiwaga sa mga uri ng panghalip, may panghalip panao at panghalip paari rin. At iyan ang pag-aaralan natin, ang panghalip paari. Pero bago nun, ay magbalik tanaw muna tayo, Tutor Lori, sa ating nakaraang aralin noong nakaraang linggo. Ayan. Pero bago ko basahin ang unang pangungusap, ang unang katanungan, ay basahin ko muna sa inyo ang panuto. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang pangungusap. Si Julia ay isang mabuting bata. Anong panghalipanao ang gagamitin mo bilang kapalit ng salitang may salungguhit? Letrang A. 1, 2, 3. Ano kayo nakasulat sa letrang A? Ako? Letrang B. 1, 2, 3. Ikaw? Letrang C.
1, 2, 3, 1, 2, 3, kayo, at letrang D, 1, 2, 3, 1, 2, 3, siya, ano kaya ang pangalipanao para dito sa unang pangungusap? Ano kaya ito? Ano kaya ang sagot? Ang sagot mo rin ba ay letrang D, siya? Mahusay! Dumako na tayo sa pangalawang pangungusap. Ayan, ang cellphone sa mesa ay kay Amber. Anong pangalipanaong ipapalit sa salitang may salungguhit? Tandaan ha, ang salitang may salungguhit o nasalungguhitan ay kay Amber. Letrang A, akin. Letrang B, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Letrang B ay, ano kayo nakasulat? Atin. Letrang C, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano kaya nakasulat? Ano kaya nakasulat dito na pagpipilian natin? Ikaw? At ang panghuling letra ay letrang D, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano kaya? Ano nakasulat? Ayan, kanya. Ano kaya ang panghalipanao na maaari nating ipalit sa pangalang kay Amber? Ano kayang sagot? Isa? Dalawa, tatlo, pag-isipan ang sagot mo. Isa, dalawa, tatlo, ang sagot mo ba ay letrang D, kanya? Naku, ang husay-husay mo, cutie ko! Ayan, pangatlong pangungusap. Ayan, si Alex, tingnan mabuti ha, yung salitang si Alex na nasalungguhitan. Ay masipag mag-aral, kaya naman marami siyang gantimpalang na iuuwi. Anong panghalipanao ang kapalit sa ngalan ni Alex? 1, 2, 3, 1, 2, 3, letrang A ako? 1, 2, 3, 1, 2, 3, letrang B sila? 1, 2, 3, 1, 2, 3, letrang C ikaw? 1, 2, 3, 1, 2, 3, letrang D siya? Ano kaya ang panghalipanao para dito sa pangatlong pangungusap? Ang sagot mo ba ay daran-daran-daran letrang D, siya? Ang husay-husay mo, cutie ko. Pang-apat na pangungusap. Ayan. Ang kapitan ng barangay, tingnan mabuti ha, ang salitang nasalungguhitan ang kapitan ng barangay ay patuloy na nag-iikot upang magbigay ayuda sa kanyang nasasakupan. Ibigay ang tamang panghalipanao para sa salitang may salungguhit. Letrang A, 1, 2, 3, ikaw. Letrang B, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kanila. Letrang C, 1, 2, 3, sila. Letrang D, 1, 2, 3, siya. Ano kaya ang pangalipanao para dito? Ang sagot mo ba ay? Jaran, siya. Naku, ang galing-galing mo! Wow! Amazing ka! MTB matalinong cutie ka talaga! Panlimang pangungusap! Dumako na tayo! Ibinoluntaryo ng isang guro ang sarili bilang frontliner. Ayan, ang salitang sinalungguhitan dito ay isang guro. Anong pangalipanao ang maaari o pwedeng ipalit sa salitang guro? Letrang A kanila? Letrang B? No kaya? Nila? Letrang C, 1, 2, 3, niya? At ang letrang D ay 1, 2, 3, siya? Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo rin ba ay letrang C? Naku, isang masayang mukha ang ibibigay ko sa inyo, mga tutie namin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Naku, nakapagbalik tanaw na tayo sa ating nakaraang aralin. Ngayon ay simulan na natin ang ating pag-aaral tungkol sa panghalip paari, pagkilala at paggamit ng panghalip paari. Tingnan natin kung ano kaya ang panghalip paari at paano natin ito gamitin sa pangungusap. Una, akin. Ayan. Ito ay ginagamit kapag nagpapahayag ng pag-aari o pag-aangkin ang taong nagsasalita. So, ibig sabihin, halimbawa sasabihin ko, ang lasong ito ay akin. Ayan. So, ang panghalipaari na aking ginamit ay akin. Ano naman kaya ang kasunod na panghalipaari? Ayan, iyo.
Ibig sabihin, may kausap ka. Dalawa kayong nag-uusap. Kailan natin ito ginagamit sa pangungusap? Ang iyon na panghalipaari ay ginagamit kapag ang bagay ay pag-aari ng taong kinakausap. Ayan, ano ka naman ang sunod na panghalipaari na ating dapat malaman sa araw na ito? Ang salitang paari na kanya. Ito ay ginagamit kapag ang bagay ay pag-aari ng taong pinag-uusapan. Ibig sabihin, may kausap ka, tapos may pinag-uusapan kayong ibang tao. Kaya ang panghalipaari na ating gagamitin ay kanya. Natuklasan na natin kung ano-ano yung ang ibang halimbawa ng panghalipaari na iyo, kanya, no? Yan, tingnan naman natin kung paano natin ito gagamitin sa pangungusap. Iyo, akin, kanya. Okay, babasahin ko ang mga halimbawa ng mga pangungusap na ginagamitan ng mga panghalip na paari. Unang pangungusap, ang lapis na naiwan sa upuan ay akin. So, ibig sabihin, siya lamang nagsasalita. So, ang salitang nasa lungguhitan or may kulay pula ay akin. So, iyan ay ang panghalip paari na ginamit niya sa pangungusap. Iyan, may kulay dilaw. Iyan, may pula na, may kulay dilaw pa. Para gusto namin ni Tutor Lori na matandaan ninyo kung ano-ano ang mga panghalip paari. Pangalawang pangungusap, tingnan natin. Sa iyo ba ang bisikletang nasa labas ng bahay? Tingnan mabuti ang nakapulang salita na iyo at tingnan nyo, nakadilaw na siya. Iyan ang panghalip paari na ginamit natin sa pangungusap. Pangatlong pangungusap, tingnan natin. Kanya ang damit na ito. Ayan, so may kausap siya, pinag-uusapan nila yung may-ari ng isang bagay. So ang panghalipaari na ginamit dito ay kanya. Ayan, so iyan ang paggamit ng ilan lamang sa mga panghalip paari na iyo, akin at kanya. Ano pa kayang ibang panghalipaari? Mayroon pa ba, Tutor Lori? Tingnan nga natin. Ayan, pero bago nun, alamin muna natin kung ano ang panghalipaari. Ang panghalip na paari ay ginagamit sa pagpapahayag ng pag-aari o pag-aangkin. Ang mga salitang akin, iyo at kanya ay tinatawag na panghalip na paari. Ayan, tingnan natin ang kasunod na slide. Ano pa kayang inihanda namin ni Tutor Lori para sa inyo? Mga tutie namin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, dahil tinalakay ko na kung ano ang panghalip paari na iyo, kanya at akin, susubukin ko naman ngayon ang husi at galing mo dito sa pagsasanay na ito na inihanda namin ni Tutor Lori. So bago niyan ay makinig muna sa panuto. Babasahin ko ang kwento. Isulat sa sagutang papel ang mustong panghalip na paari na angkop sa bawat pangungusap upang mabuo natin ang maikling kwento. So ang pamagat ng kwento ay sa kusina ni Aling Iska. Ano kaya ang nangyayari doon sa kusina ni Aling Iska? Tingnan natin ha, kung anong nangyayari doon sa kusina ni Aling Iska. Ano kayong pinag-uusapan nila doon, Tutor Lori? Tingnan natin. Ayan, sa kusina ni Aling Iska. Pakinig mabuti, simulan ko ng pagbabasa ng kwento. Isang araw, sa may kusina, abala ang mag-inang Iska at Ana sa pag-aayos ng mga gulay at prutas na kanilang napitas sa hardin. Nanay, sa akin mo, po ba itong isang hinog na mangga? Tanong ni Ana, ano kaya ang panghalipaari para dito? Akin o mo? Ano kayang sagot dito? Isa, dalawa, tatlo, ipakita na ang sagot. Ayan, ang sagot mo ba ay akin? Ang husay mo. Wow, amazing ka talaga, tutie ko. So, babasahin ko muna, ha? Babasahin ko muna, Tutor Lori, kung ano doon. Ayan, tingnan ko nga. Nanay, akin ba ang hinog na mangga? Ayan. Nanay, uulitin ko ha, nanay, sa akin po ba itong isang hinog na mangga? Ayan. So, ang panghalipaari na ginamit niya ay akin. Sunod. Ano kaya pang ginawa nila doon sa kusina ni Ana? Oo anak, sa iyo, akin, nga iyan. Sagot ng kanyang nanay, maraming salamat po. Ito pong dayabas, maaari ko po bang itong ibigay kay ate? Ano kaya ang panghalip paari para dito? Iyo ba o akin? Ano kayang sagot?
Ang sagot mo ba ay, ano kayong sagot dito, Tutor Lori? Iyo? Ayan, MTB Matalino Tutti ka talaga, ang galing-galing. Sunod, oo, sa kanya iyo, nga iyan, sagot ni Aling Iska. Tiyak na masustansya at sariwa po ang mga prutas na ito, inay. Muling tugon ni Ana, ano naman kaya ang panghalipaari para dito? Kanya o iyo? Ang sagot mo ba ay... kanya? Nako, MTB, matalino, tsuti ka! Ang galing-galing mo. Sunod, ano pa kayang ginawa nila dun sa kusina? Mayroon pa kaya? Ayan, doon na pala nagtapos yung ating kwento. So tatandaan ha, yung mga panghalipaari na ginamit doon sa kwento sa kusina ni Aling Iska. No? Mga masustansyang pagkain pala, gulay at prutas pa ang kanilang napitas doon sa kanilang hide-in. Isa pang pagsasanay ang aking ibibigay sa inyo. Dahil nais kong subukan pa ang husay at galing mo. Kaya dumako na tayo, husay at galing, ipakita mo na! Tsuti namin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago nun, babasahin ko muna ang panuto ha. Basahin ang dialogo. Piliin ang sagot sa mga panghalip na paari tulad ng iyo, kanya at iyo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Simulan na natin, Tutor Lori. Ipakita mo na ang dialogo. Ayan. Araw ng Linggo, nagsimba ang mag-anak ni Mang Ambo. Pagkatapos ng misa, sila ay dumaan sa isang kainan malapit sa simbahan. Narito ang kanilang usapan. Nanay, oh, si nanay ang nagsasalita dito ha. Mga anak, mamili na kayo kung ano ang ibig ninyong kainin. Ano kaya ang sagot ni Ate Emma? Yan, Ate Emma naman. Opo, inay, sa patlang po ay pansit. Paborito ko po ito. Ano kayang pangalipaari ang para dito sa sinabi ni Ate Emma? Ano kayang sagot mo? Sige nga, pag-isipan mo naman ang sagot mo. Sige na, mag-isip, isip, isa, dalawa, tatlo. Ang sagot mo ba ay... akin? Nako, babasahin ko muna ha, ang sagot ni Ate Emma kay nanay. Opo, inay, sa akin po ay pansit. Paborito ko po ito. Ayan, so ang pangalipaari na ginamit niya ay paari. Iyan rin bang sagot mo sa chat box? Kung ganon, mahusay ka. Sunod. Sige, Dino, patlang naman ang spaghetti. Alam kong magugustuhan mo ito. Ano kaya ang sagot dito? Isa, dalawa, tatlo, jaran! Ang sagot mo ba ay katulad dito? Sa ipinakita naming sagot ni Tutor Lori? Ayan! Ang sagot mo ba ay iyo na panghalipaari? Kung ganon, MTB Matalino Tutti ka! Babasahin ko muna. Sige, Dino, iyo naman ang spaghetti. Alam kong magugustuhan mo ito. Sunod! Ano pa kaya ang ginawa nila doon sa kainan, sa kanilang pinuntahan, ang pinasyalan nila? Sige nga, Tutor Lori, tignan ko nga. Kuya Dino naman ang nagsasalita. Opo, inay, sabay tingin kay Bunso na noon ay naiwan sa lamesa kasama ni Mang Ambo at nagwikang, ano kayang winika ni Kuya Dino? Sapat lang naman ay sopas dahil paborito nito ay ang may sabaw. Ulitin ko ha, sapat lang naman ay sopas dahil paborito niya ang may sabaw. Sino kayang tinutukoy dito ni Kuya Dino? Ano kaya ang sagot mo dito? Isa, dalawa, tatlo, pag-isipan ng sagot. Isa, dalawa, tatlo, pag-isipan ng sagot. Ang sagot mo ba ay? Ano kaya ang sagot dito? Ayan, kapareho din ba? Siya ay pinakita ni Tutor Lori? Ang sagot mo ba ay panghalipaari na kanya? Ngayon ay talagang napakahusay mo sa ating pagsasanay. Pero sa pagkakataong ito, ibibigay ko na muna kay Tutor Lori ang pagkakataon dahil meron pa pala, may karugtong pa pala yung pag-uusap nila. Naku, si Tutor Alma talaga. Ayan pa pala, mayroon pa palang karugtong yung usapan nila. Ayan, nanay, ano naman kayong sinabi ni nanay? O sige mga anak, umupo na kayo doon. Masaya nilang pinagsaluhan ang napiling pagkain. Meron pa kayang kasunod nito? Ano kaya ang nangyari doon sa kanilang mag-anak? Naging masaya kaya ang pagsasalo nila sa kainan? Tingnan ko nga, Tutor Lori!
Sige nga, may kasunod pa kaya, Tutor Lori? Naku! Wala na! At sa pagkakataong ito ay, dahil na nakasagot ka sa mga pagsasanay natin, kagaya ng sinabi ko, isang masayang mukha ang ibibigay namin sa inyo ni Tutor Lori. At sa pagkakataong ito, tatawagin ko na si Tutor Lori. Tutor Lori, go! Yan. Magandang sala, maganda, maganda po ang iyong mga talakayan kanina, Tutor Alma. Maraming salamat po dahil natulakan niyo po ng maayos ang panghalipaari. Nakita ko po na aktibo po ang mga bata kanina, ang mga tsuti natin na nagsisagot. Nandyan po si Isaiah, si Samantha, si Princess, si Jaya. Nakita ko po na aktibo-aktibo po sila at tamang-tama ang kanilang mga sagot. Lahat po ng tinanong nyo sa Dayalogo po mula kay sa kusina ni Aling Iska hanggang sa Dalalogo ng mga magkuya, ate, at tatay ay aktibo po sila. Ngayon mga tsuti, lagi nating tandaan, lagi nating isaisip. Ang panghalipaari ay ginagamit sa pagpapahayag ng pag-aari o pag-aangkin. Maaari nating gamitin ito na panghalip sa para maangkin natin yung pagmamay-ari. Ito ay ginagamit upang matukoy. Ang mga salitang ito ay akin, iyo at kanya. Ay tinatawag natin itong panghalipaari. Maaari ba naming malaman kung tama ba ang mga naalala nyo o ba ang mga panghalipaari? Ilagay nyo nga sa comment box natin ang mga panghalip na paari na natutunan nyo ngayong araw. Yan, tignan ko nga. Tignan nga namin. Yan, magbigay kayo ng panghalipaari upang sa ganon ay sa susunod dating gawain ay alam kong kayang-kaya nyong sumagot. Sabihin niyo sa inyong sarili, kaya-kaya kong sumagot. Para sa ating panuto, piliin at isulat sa patlang ang panghalipaari. Ano kaya ang mga panghalipaari na inyong naalala o napag-aralan kasama kanina si Tutor Alma? Ayan, ang sabi ni Samantha, iyo, sabi din niya ay akin kanya. Sabi din ni Alden, akin, iyo, kanyas. Maraming salamat. Para sa ngayon naman, tayo ay dumako sa ating gawain, sa kaya-kaya kong sumagot. Ulitin ko ang panuto. Pipiliin nyo mula sa kahon o sa bago doon sa patlang, pipiliin nyo ang tamang panghalipaari. Ito ba ay ito ay akin? Ito, akin, or kanya? Para sa bilang, unang bilang, ito, akin, kanya, patlang ang aso na ito. Tinutukoy ang pag-aari ng nagsasalita. Ang nagsasalita rito ang may-ari doon sa aso. Ano ang iyong sagot? Isipin ang iyong sagot. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay akin? Akin ang aso na ito. Kung yan ang sagot mo, mahusay! Pangalawang bilang. Ako kanila amin, sapat lang ang bahay na ito. Tinutukoy ang pag-aari ng nagsasalita pa rin. At ito ay marami na sila. Tinutukoy niya yung kung sino ang may-ari ng bahay. Hindi lang siya isa. Tinutukoy niya ang kanyang kasama. Ano ang iyong sagot? Ako ba, kanila o amin? Ang sagot mo ba ay amin? Sa amin ang bahay na ito. Kung yan ang sagot mo, magaling! Pangtatlong bilang na tayo. Iyo, akin, atin. Sapat lang ba ang bag na ito? Tinatanong naman ang pag-aari ng kausap o tinutukoy naman ang pag-aari ng kausap at tinatanong niya kung yun ba ay pagmamay-ari ng kanyang kausap. Ano ang iyong sagot? Iyo ba, akin o atin? Ang sagot mo ba ay iyo? Sa'yo ba ang bag na ito? Kung yan ang sagot mo, tama. Nakakuha ka ba ng tatlo? Kung hindi pa, meron pa tayong dalawa na sasagutan pa. Para sa pang-apat na bilang, handa ka na ba? Basahin ko. Ako, kanila, akin. Sapat lang ang lapis na nasa mesa. Naiwan ko ito kahapon. Tinutukoy ang pag-aari ng nagsasalita. Isa na naman dito. Ang nagsasalita at tinutukoy niya, inaangking niya yung sinasabi niyang bagay. Ano kaya ito? Yung lapis niya na nasa mesa. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay akin? Sa akin ang lapis na nasa mesa. Naiwan ko ito kahapon. Kung yan ang sagot mo, napakagaling! Panglimang bilang, kanya kanila akin. Si Rosa ay mahusay gumuhit. Sapat lang ang pinakamagandang larawang nakapaskil. Ano kaya ang tumutukoy sa pagmamay-ari noong
larawan na nakapaskil. Ito ay tumutukoy sa pagmamay-ari ng taong pinag-uusapan. Dito ay pinag-uusapan. Ano ang iyong sagot? Magpili na kayo. Isa, dalawa, tatlo. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay kanya? Sa kanya ang pinakamagandang larawang nakapaskil? Kung yan ang sagot mo, tama! Ngayon naman, pagyamanin natin ang mga nakaalam, ang iyong kaalaman na natutunan kanina. Upang sa ganun ay magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa ating panuto, piliin ang wastong panghalip na paari sa loob ng kahon upang mabuo ang bawat pangungusap. Gawin ito sa sagutang papel. Kunin mo na ang iyong sagutang papel. Kung hindi naman, okay lang yon. Maaari kayong magsulat sa chat box. Okay na ba? Kung handa na kayo, pa-heart naman dyan. At basahin natin ang mga panghalipaari mula sa kahon. Ang salita ay siya, kanila, iyo, ako, kaniya, akin. Ang anim na salitang ito ay tinatawag na anong klaseng panghalip? Pakilagay nga sa chat box. Ang sagot mo ba ay panghalipaari? Magaling. Umpisahan na natin. Para sa unang bilang. Julia, sapat lang ba ang mga kalat na ito? Ano kaya ang tanong, ano kayang panghalip ang kailangan nating ilagay dito na tumutukoy kay Julia? Piliin ang sagot. Tinutukoy niya ito, tinatanong niya ang pagmamay-ari ni Julia. Ang sagot mo ba ay iyo? Julia, sa iyo ba ang mga kalat na ito? Kung yan ang sagot mo, mahusay! Pangalawang bilang. Binigay sapat lang ni Marie ang bulaklak dahil alam niyang paborito ko ito. Tignan niyo ang salitang panghalip na ko, tumutukoy sa taong nagsasalita. Ano kaya ang nasa unang patlang? Ano kayang panghalip ang tumutukoy kay Marie? Na tumutukoy dun sa taong nagsasalita, na binigay ni Marie. Ang sagot mo ba ay akin? Ibinigay sa akin ni Marie ang bulaklak dahil alam niyang paborito ko ito? Kung yan ang sagot mo, napakahusay chuti namin. Nasa pangatlong bilang na tayo. Ang galing talagang gumuhit ni Lito. Sapat lang ang pinakamagandang pinta na nakalagay sa opisina ng aming punong guro. Ano kayang panghalipaari ang kailangan nating ilagay dito? Isipin natin, ito ay tumutukoy doon sa nakapaskil. Kung kanino yung nakapaskil sa opisina ng punong guro. Ang sagot mo rin ba ay kanya? Sa kanya ang pinakamagandang pinta na nakalagay sa opisina ng aming punong guro. Kung yan ang sagot mo, mahusay. Pang-apat na bilang. Jay, patlang ba ang bolang na iwan sa palaruan? Nakasulat doon ang iyong pangalan. Tinatanong niya sa kay Jay kung sa kanya ba? Sa kanya ba ang bolang na iwan? Ano kayang panghalip ang maaari nating ilagay para tukuyin natin ang pagmamay-ari ni Jay? Ang sagot mo ba ay iyo? Jay, iyo ba ang bolang na iwan sa palaruan? Nakasulat doon ang iyong pangalan. Kung yan ang sagot mo, mahusay! Panglimang bilang na tayo. Maganda ba ang suit kong blusa? Regalo ito sa patlang ni Ninang Elsa. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay... Ayan, sumagot na kayo. Ang sagot mo ba ay... Akin? Regalo ito sa akin ni Ninang Elsa. Napakahusay! Tignan natin... Ma'am Alma, Tutor Alma, kung sila ba ay sumagot ng buong husay at napagyaman nila ang kanilang talasalitaan sa pamamagitan ng paggamit ng panghalip na paari. Tignan ko nga, nandyan si Alden, si John Nathan, si Jaya, si Chloe, si Juby, si LJ. Yan, mga chuti, maraming salamat kasi aktibong-aktibo kayo at binabahagi nyo talaga ang inyong kaalaman at pinagyaman nyo ang inyong mga talasalitaan gamit ang panghalip paari. Muli, meron akong nais o kami ni Tutor Alma ay may nais na ibahagi sa inyo na salita uli ng Diyos na matatagpuan sa Isaya 43, versikulo 1. Basahin ko ha, Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumika sa iyo
huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Masdan rito ang mga panghalipaari na ginamit. Sino daw ang lumika kay Israel? Kinakausap dito ng Panginoon si Israel. Sino daw ang lumika? Si ang Panginoon. At sinasabi niya, huwag matakot. Dahil inangking niya si Israel, ikaw ay akin. Lahat ng tao na naniniwala sa Diyos ay kaya pa magmamay-ari siya ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot. Maaari kayong mag-selfie, gamit yan, at maaari nyo din siyang i-memorize at i-recite. Maaari nyo ding ipadalama sa atin. At idagdag nyo na rin sa gawain nyo. Upang sa ganun ay makita nga namin kung talagang binabasa nyo itong binabahagi namin na salita ng Panginoon ni Tutor Alma. At meron pa tayo. Kausayan at kagalingan ay ipadala mo. Ipadala mo mamaya o kaya bago tayo uli mag week 4 o mag week 3. Ipadala nyo ito upang sa ganun ay makita namin talaga sino ba yung aktibo, hindi lamang dito sa FB, kundi maging sa kani-kanilang bahay ay nakiksisisagot kayo. Basahin ko ang panuto, ha? Sumulat ng pangungusap gamit ang mga sumusunod na panghalip na paari. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Ang unang salita na panghalip paari ay akin, pangalawa ay iyo, at pangtatlo ay kanya. At ipadala ito upang kausayan ay aming makita. I-scan lamang ang QR code upang sa ganon ay mapunta kayo sa aming FB page at mabibigyan kayo ng gantimpala tulad ng mga ito. Tignan nyo, ang husay at galing ay pinadala nila. Ayan yung una natin. Siyempre, yung batang matapat yung nakaraan ay si Aliana. Siya pa rin pala ay grade 2. Maraming salamat, Aliana, ha? Hindi lang sa MTB. MTB, sa IBC 13 ka nanunood, pati pala dito, nandito ka rin. Salamat. Ayan, lagi po itong, hindi lang sila sa MTB MLE aktibo, maging sa iba pong programa ng Itulay, Tutor Alma, aktibong-aktibo po sila. Maraming salamat sa mga tutor natin. Eto pa po, Tutor Alma. Yan. Yan, ito po yung aktibo na paaralan, ang San Pascual Elementary School. At ang susunod na aktibong paaralan ay Mahada Elementary School kay Ma'am Rufina. Maraming salamat po. Ayan po yung mga estudyante niya nagpadala. Padala nyo na lang sa amin, sa FB page namin, at i-add nyo na lang kami ni Tutor Alma. Ako, Maestra Lorenza, tignan na lang sa FB. At may sasabihin pa si Tutor Alma. Yan. Ayon. Yan, iscan lamang ang QR code nito upang sa ganun ang inyong saloobin tungkol sa programa ng Itulay ay malaman namin at mapaghusay namin ang aming pagtuturo dito sa online tutorial. Ipa-scan naman kay mami, kay daddy o kanino mang tagagabay upang sa ganun ay mapaydala ang inyong saloobin upang kami ay lalong mapahusay ang aming servisyo na binibigay sa inyo. Ngayon, tayo ng magkantahan! Kasama pa rin si Tutor Alma! Yan, andan na ba kayo? Bago tayo magkantahan, hinihintay na si Tutor Alma. Yan, basahin po ang mga sinasabi ni Princess Lian De Vera. Congrats po mga friends. Sabi niya, binabati niya yung mga iba. Yan. Ayan. Yes, Tutor Lori, maraming salamat sa mga pagsasanay na inihanda natin. At naku po, talagang napakahusay po. Magpapaalam na tayo kasama si Tutor Alma. Kanta na tayo. Okay. Ayan, Tutor Lori, maraming salamat. No, kanina nagbanggit si Tutor Lori na i-scan lang yung QR code para po ay malaman natin kung ano po yung dapat nating gagawin at nais po naming marinig ang inyong boses. Oops!
oras na, ano, na matatapos ang ating aralin sa araw na ito. Kaya dumako na tayo sa ating closing song. Ayan, kasama pa rin ba namin kayo, mga tsuti namin? Mula Luzon, Visayas at Mindanao, bago namin alaawitin ang aming closing song sa MTB MLE Grade 2 Tagalog. Ito po, tanggapin ninyo ang aming masayang mukha para sa aming mga tsuti. Yan, natanggap nyo ba yung mukha na pinadala? Kung natanggap nyo naman, pakilagyan ng comment na masaya o thumbs up o heart. Yan, at sabay-sabay na tayo magkantahan. Handa na ba kayo magkantahan na tayo? Kung kayo ay handang-handa na magkantahan, tayo ngayon ay magkakantahan na. Pa-heart muna. Yan, si Princess na naman ang sabi niya, yehey, kantahan na po. Closing song na. Tapos na. Oo, kanta na tayo, ha? Ba, habang pag dumating si Tutor Alma para makita niya na nagkakanta na tayo, okay? Sige, ready na. Kung kayo handa na, sabihin natin ay handa na po. Kanta na tayo, ha? Paalam na, paalam na. Mahal naming mga tsuti, naway nasiyahan kayo sa kaalamang naibahagi. Makabagong kasusayan, makabagong kasanayan, ang tanging maibigay ng inyong abaglingkod, si Tutor Alma, Tutor Lori. Yan! Maraming salamat mga tsuti! Tandaan natin, makabagong kaalaman, makabagong kausayan, at makabagong kasanayan na naman ang ating napagsama-samahan dito sa MTB MLE, dahil dito sa MTB Itulay, tuloy-tuloy ang pag-aaral! Maraming salamat po! Susunod na po ang MTB MLE Tagalog 3. Kaya huwag po kayong mawawala. Papaalam! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!